Napakahirap. Mas nung wala pa si nanay na ko, parang gumawa ng mundo. Nag-iiyak na po yung sasab ng galit. At siyempre naawa din po ako. Sabi ko, walang pansinin, babe. Sabi ko, kayaan mo na. Sabi ko. Anak, pilit po siyang maglakad talaga. Kasi siya po yung puro, ano na yung pig-in niya. Mas na, magang mag-anak. Sino ba ang katulong niya paglalakad noon? Ako lang po. Sabi nga po ni nanay dati po, sabi, huwag na kaya ikaw maglakad at ano, paalagaan ko na lang kayo. Sabi ni nanay, kasi nga po, naawa na rin po si nanay kay Judy po ay dati. Good day sa lahat ng ating mga manonood. Andito po kami ngayon kina Joy at Herlin. Umalis kami sa bahay ng 8 a.m. po at ayun, binigyan na naman tayo ng isang magandang panahon kaya sasamantalahin natin ito para mabisita natin sina Joy at Herlin kasi ang pinakang huling vlog natin sa kanila ay yung dinala po natin sila sa paliguan at nakita naman natin kung gaano sila kasaya. Pero sa nakikita ko ngayon parang nakalock yata yung pinto ha. Baka umalis sila, baka naligo ng ilog. Check na lang din natin. O baka tulog pa, baka puyat. Tao po. Tao po. Tao po. Sisingil lang po nung sa motor. Sisingil lang kami nung sa motor. Kamusta kayo? Oh, Jojo, paborito mo? Oh, nasa si Ate Alpha? Ay, wala. Wala na saan? Nagaano sa bundok? Naninimot ng nyug? Buti kami sinama. Walang pasok ang mga bata? Wala po. Ah, pahinga pala mga bata ngayon ah. Ayos yan para... Maraming kasama si Ate Joy Junior dito, si Ate Herlin. Ano ginagawa ni Joy Joy? Nagluluto. Si Joy Joy nagluluto? Ito lang po yung laruan siya dito. Galing naman ni Joy Joy. Palakpakan natin si Joy Joy. Napakagaling nagluluto. Ano niluluto si Naing? Hindi po. Ah, oh, paano ang kanin? Meron na ba? Anong CDO? Paano CDO? Tingnan ko nga. Parang Norte po. Ha? Parang Norte po. Bakit nandun sa lutuan na ganun kung parang Norte? Wala kayong ilaw dito? Opo. Ah, burnout. Ayari. Ito yung corn beef na sinasabi? Hindi po. Ayun po. Nasa kawali na po. Luto na po. Kaluto na. Ano ito? Kanton po. Magluluto. Ah, magluluto din kayo ng kanton. Okay. Halika, Joy Joy. Halika dito. Napakagaling mo pala magluto. Saktong-sakto pala, kakain kami dito. Ba't parang sunog yata yung luto? Ha? Tingnan ko nga. Ito yun? Opo. Ano nangyari? Sunog yung ano, sibuyas yan? O bawang? Minta po. At saka ba't may sabaw? Awan po ko yun yun. Nilagyan ko ng kaunti. Akala ko, bilib na ako Gigi dahil nagluto. Pero tayo Gigi. Yun pala may sabaw yung karne norte, naging ano tinola. Okay lang yun, at least eh nagsusubok siya magluto. Ano? Kapag wala si Ate Alpha, eh, nagsusubok si JJ na magluto-luto dito. Kaso nga lang, hindi ko alam bakit may itim-itim yun. Ano po? Ha? Ano yun? Yung kulay itim na yun, JJ? Paminta po yun. Paminta yun? Ba't ang lalaki? Opo, hindi nga po nadurog. Hindi, sibuyas yun na nasunog. Paminta po talaga yun. Nilagyan mo ba yung JJ ng sibuyas? Opo, sibuyas. Saka paminta bawang. Ah, sibuyas yun yung nasunog. Kasi ang lalaki, ganito ko lalaki. Ah, kaya pala pawisan si JJ mga kabayan, no? Grabing galing naman ni JJ. Akala ko, Dino. Ha? Akala ko, Dino, ay.
O, kain ng mga bata. Jojo, alay ka muna. Merienda ka muna at pagod ka sa pagluluto ng tinola. Ah, tinola pati. May sabaw kasi. Akala ko tinola. Magmerienda mga bata. Hindi na kayo may. Magmerienda, magmerienda. Jojo, alay ka. Paborito mo. Dali. Wala lang yung paborito ni Ate Herlin. Oo lang. Kasunod naman. Mahanap tayo na mabibila ng Shanghai. Aba, kain ng Kuya Ron. Gusto mo ba bilang kita ng Shanghai tapos kayo nalang magluluto? Ganon? Ha? May ganon na nabibili? Gusto mo bang ganon? Lang po luto. Ah, luto na lang. At baka masunog na naman doon ni Jojoy. Kain ka na Jojoy. Kain. Kain ng mga bata. Wala pala si Ate Alfa. Ano? Opo. Anong oras sila umalis? Kain na po mago. Sino kasama niya? Kuya Ril po. Yung mag-asawa po. Ay, yung mag-asawa. Dito kayo lang. Kain ng kain, sige. Kain mo na kayo. Jojoy, alika, Jojoy, kain ka na muna. Oh, alam kong nagpipigil ka lang. Alika na. Dali, alika na. Kain ka na dito, dali. Mamaya mo naintindihin yung tinola mo. Dito na kayo. Alika na, kain ka na muna dito. Ba't nahihiya si Jojoy kasi pawisan? Ha? Kanina pa ba napapansin din na lapit dito? Kasi basang-basa ng pawis, ha? Ay, dito ka na lang tabi lang tayo. Ah, tabi kayo ni Ate Herlin. Nali ka na. Kasi may hiya. Kami nga din amoy pawis. Dito ka na. Galing din naman kami sa lansangan. O kami nga, ano pa, pawis galing sa init ng araw. Kaya mas mabangsit. Sabi nga sa Ilocano. Kain natin, Jojoy. Kain na. Kamusta naman kay Ate Herlin? Okay naman po. Okay naman? Okay, itang. Kamusta sa pakaramdam niyo yung pagligo ninyo noong nakaraan? Masaya naman po. Masaya kayo? Opo, saka naligo po po kami sa ilog. Ah, pagdating niyo dito? Opo. Opo, nabitin kayo sa dagat? Ah, kasi sobrang init, ano? Dapat pala sa susunod kapag maliligo kayo, maglalaan talaga kami na maaga talaga, ano? Kasi parang tinry namin noong nakaraan na ganong oras, medyo hindi na siya maganda sa balat, sobrang init na, no? Kaya nabitin kayo sa ligot, naligo po kayo ng ilog. Opo, pagpunta, pag ano po namin ang tricycle, pagbaba, maligo tayo sa ilog. Doon kayo dumiretso? Opo. Naiwan na po yung mga tira namin, naiwan sa tricycle. Ay, naiwan? Opo, sayang nga. Ah, kasi may take out pa sila noon pag uwi. Eh, wala na. Nakain sila sa ilog. Ay, wala na. Hinahanap niyo, wala na. Ay nako, naiwan pala yung pagka. Sabi ko kasi may ano pa kasi sila doon, may pwede pang i-take out sa bukit, take out at sayang naman. Tinake out nila kasi naiwan sa tricycle. Oh, hindi bali at nabusog na si Kuya doon sigurado. Oh, hindi man, baka ibinigay niya sa mga alaga niya kung may alaga siyang ano. Opo. Okay, yan niyo na. Kaya nga po. Eh kapag ganito bang wala si Ate Alpha at wala itong mga bata, halimbawa, o hindi siya umaalis kapag may pasok itong mga ito? Hindi po siya naalis. Kasi nga po, wala pong mag-aalawa kahit tutoy. Ibig sabihin, kapag aalis lang siya, kung nandito dito itong mga itong... Opo, yung tatlong mga anak niya. Kasi hindi naman po papayag si Ethan nang wala yung mga kapatid niya. Sino ang hindi papayag? Si Ethan po, yung buong bulso. Hindi siya papayag magpaiwan kung wala itong mga ito. Opo. Okay. Naiwan din po sa akin ni ate pag saglit lang po yung mga mag-ano po siya ng ano, ng tabahin niya. Naiwan niya sa akin. At minsan nag-ano siya ng mga umulian. Naiwan din niya sa akin. Pero saglit lang po, hindi po katulad nito matagal. Ay oo, kung nandito yung mga bata, ano? Opo, pwedeng matagalan na iwanan. Opo. Ito ba eh, madalas ginagawa ni na Ate Alpha, yung pamumulot ng ganyan, ng mga laglag na niyog? Siguro po dati. Pero diba? Ngayon? Pag ano po, pag wala pong bigas. Ay, ganun? Opo. Nung dumating kayo, ubos na ba yung sakong bigas ninyo? Ubos na? Wala na. Okay, Yamot. Dapat pala na itanong natin ito nung nakaraan. Ito yung mahirap kapag di natin masyadong namomonitor yung mga bagay-bagay. Kaya hindi namin alam na naubos na palang dinara natin dito yung pangkonsumo nila ng bigas. Okay, huwag kayong mag-alala. At magdadala ulit kami. Pero sa ngayon, sige, magbigay muna ako, magbili kayo para si Ate Alpha naman ay pagbalik dito ay ano, hindi naman ang poproblemahin yun. Ano?
Ano kayo? Magbili kayo, ha? Mm-hmm. Lagay mo sa kamay. Saan? Mm-hmm. Uy! May gagamba! Patay na ba yan? Patay na. Lagay, lagay sa kamay. Lagay sa kamay. Bag, ano, magbili kayo ng bigas muna habang hindi pa kami nakapagdala dito, ha? Mm-hmm. Salamat po, kuya. Okay lang. At gusto namin lang naman makatulong pa sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kaya nga lang, ayun, pasensya na kayo kasi kaganyan. Simula nung naligo kayo, siguro may dalawang araw o tatlo na yata. Mm-hmm. Na hindi kami dito nakakabisita, no? Mm-hmm. Pero kita nyo naman, sa awa ng Diyos, nagkakaroon pa rin kami ng pagkakataon na makapunta pa rin dito sa inyo. Mm-hmm. Pinipilit namin talaga na makapunta pa rin dito. Mm-hmm. Kahit na alam nyo naman siguro yung binabiyahe namin, di ba? Mm-hmm. Alam nyo naman siguro yung binabiyahe na talagang medyo may... Ano daw sabi niya? Malayo po. Malayo, oh. Alam nila kasi nailabas na namin sila sa diet dati, napacheck up. Tapos yung naligo nga, nakikita nila din yung binabiyahe na talagang medyo may kalayuan din. Lalo na kapag ang binavlog namin ni Commander ay talagang opposite side. Talagang layo talaga. Pero okay lang, at least naman ang kailangan lang naman namin talaga, magandang panahon. Yung pagod kasi, naipapahinga naman yan. Kapag mamayang hapon, pagtas na mag-upload, magpahinga naman kami para bukas may lakas ulit kami. Huwag lang talaga yung maulan. Napakahirap, nakakatakot. Una-una, tas nandun ang delikado talaga yung kalsada kasi ang dulas. So, buti na lang, alam nyo ba, sa awa ng Diyos, sa tatlong taon namin itong ginagawa, hindi pa rin naman kami na-aksidente sa awa ng Diyos. Kasi siguro ginaguide niya din kami, no? Okay. Kayo ba, nagpa-practice pa? Nang ano po? Sa paglalakad mo dyan? Opo, tuwing umaga po. Nagpa-practice ka pa din? Opo. Nag-ambon nga po, sana nga maliligo ako sa ulan. Oh, bakit? Sabi naman po, umulan ng malakas. Dapat sinabi mo, pinag-pray natin na umulan ng malakas. Si Ate JJ, grabe ang pawis. Sabi ko nga, ano, sisilong ka lang, aminya. Sabi ko, ayaw kung maliligo ako sa ulan. Hindi naman umulan. Ah, okay lang yan. Ambon-ambon lang. Kayo ba nung mga bata kayo, nararanasan nyo yun? Parang ganun, naliligo sa ulan. Opo. Sinong kasama nyo? Nilalabas po ako ni nanay. Ako namin, gusto ko nung maligo sa ulam. Habis sige, naligo kami ng mga pinsan ko. Para lang din maranasan nila yung, alam niyo yun, yung... Kaso nga lang sila, ansa sa iyo, habulan, sa ako, apo lang. Oh man, okay lang yun. At least na experience mo, nakasama din yung mga pinsan mo, ano? Grabe din yung, ano, yung, alam mo yun, yung sa sitwasyon kasi nila, Herlin. Yung kapag nakikita mo yung mga, lalo na pinsan mo, na may nagagawa sila mga bagay na hindi mo magawa. Mm-hmm. Yung sa pakaramdam mo, yung ganun ay, ano sa pakaramdam mo yung ganun? Nakakaingit po. Kapo, masakit po. Para sa akin. Pero si Joy-Joy? Si Joy-Joy po, gayon din po yan dati. Pero nakalakad naman po siya. Dati ba hindi din siya nakalakad? Hindi rin po. Paras lang po talaga kami ni Joy-Joy. Ganun. Hindi, ibig sabihin pala talaga, ang laki ng chance talaga kasi si Joy-Joy pala hindi nakakalakad dati? Hindi po. Nakakwento nyo na ba ito sa akin? Hindi pa, ano? Hindi pa po. Kay Kuya po, nakakwento nyo na? Nakakwento po ata ni nanay? O hindi rin po ata? Ngayon ko lang ito nalaman. Kay Ate Herlin, itong kwento na ito. Na si Joy-Joy pala dati, hindi din pala nakakalakad. Mm-hmm. Paras lang pala kayo noon. Opo. Ang galing naman, paano siya nagsimulang nakakalakad siya ng ganyan? Nagpilit po siya. Nagpilit po siya maglakad talaga. Kahit siya po yung puro, ano na yung pig-in niya. Magang-magana, kaugtol. Ay, ganun? Mga edipahilot na naman hinala eh. Galing naman ni JJ, kaka-proud din. Paras naman sila, kasi siya rin dati nakakalakad naman. Pahilot ang pahilot tinanin sa ano, sa mga gamot. Pinapahilot si Joy-Joy kasi ano, nababagsak siya, gano'n? Opo, puro bagsak po yan. Sino ba ang katulong niya paglalakad noon? Ako lang po. Siya lang po. Galing naman ni Joy-Joy. Kahit naman si Herlin, gano'n din. Nung nagpa-practice siya rin. Sabi nga po ni nanay dati po, sabi, wag na kaya ikaw maglakad at ano, paalagaan ko na lang kayo. Sabi ni nanay, kasi nga po, naawa na rin po si nanay kay Joy-Joy po ay dati.
Tapos nung ano, nakalakad na po si Jojo. Galing naman. Tumagal ng ilang taon yun, yung pagpapractice niya. Buwan, taon. Baka po taon. Taon ang inabot, Jojo, ng pagpapractice mo ang paglalakad? Oo. Pero kita mo naman, success naman yung pagpapractice mo, no? Nakakatuwa naman, ngayon ko lang ito nalaman. Na dati pala ganito. Akala ko talaga, mula si Jojo, nakakalakad naman siya. Hindi rin po. Pero nung nag-aaral siya, nakakalakad-lakad na siya noon. Opo. ay, ako nga po yan. Binubuli po yan doon sa school. Kada ano, pag upo si Jojo, upo si Jojo ng bata. Ay, ganun. Gagayahin talaga. Paano pag-uupo? Pag napapaupo? Oo, mababatumbay. Tutumba rin mga bata. Magayahin din ko talaga siya. Tapos gugulado niya. Ah, tigaloy! Tastic ang tinapay. Ginugulat nila si Joy-Joy. Oo. Tastic ang tinapay. Ano, no? Yung mga taong. Mga kakalasin niya. Mga bubulit. Sabi ng nanay, huwag nang pansinin. Pero si Jojo, ikaw ba Jojo, pinapansin mo yun nung nag-aaral ka? Hindi nun. Hindi naman. Tapos din sa bahay. Naku, may nambubuli din nun. Yung dayo din sa bahay. Dayo din sa aming lugar niya. Nag-iiyak nga si Jojo. Umiiyak si Jojo kapag ganun. Galit si Jojo, galit na siya din. O kapag nasa school, isipin niyo naman, nasa school binubuli na. Pag uwi pa ng bahay, may mambubuli pa din. Grabe naman yun. Kung ako siguro naging kuya mo, hindi ko lang alam kung ano magagawa ko sa ganun. Ano? Hindi ko naman siguro sasaktan, no? Ano? Pero, syempre gagawa ako ng action para matigil yung ganun. Kasi yun yung nagdi-discourage sa atin, lalo na gusto nila makatapos ng pag-aaral. Nadi-discourage sila sa ganun. Okay. Hindi ko na sinasabihan ni nanay yung magulang. Kaso nga lang, hindi pa rin masawa yung mga bata. Siguro titigil lang isang araw, dalawang araw. Masabihin pa rin ba, basta ka, baby. At may batong na-stroke. Na-stroke daw po si Yuyuy. Hindi naman po talaga sadya ko yung ganyan. Sabi ni nanay, hindi yung ganyan. Sadya yung, pero hindi na-stroke. Grabe naman. Ang sabi ng mga bata, na-stroke lang yun. Hindi naman po. Grabe din ang experience ng mga kapatid na ito sa buhay nila. Napakadami. Napakahirap. Mas nung wala pa si nanay na ko, parang gumawa ng mundo namin. Ibig sabihin ni ramdam ko na noon pa simula nang magkamalay kayo sa mundo, mamulat kayo sa mundo, magkaisip kayo. Marami na kayong hanggang sa edad niyo ngayon, napakarami ng sakit na dinanas ninyo, di ba? Opo. Hindi physical na sakit, kundi sa puso. Totoo. Tapos mental pain, yung mga ganun, di ba? Mhm. Grabe. Kasi ilang taon na sila ngayon, no? Ilang taon na nga si Jojo? 23. Ikaw 24? Napakatagal tagal ng panahon na yan. Ganyan sila. Katagal ng panahon nakaranas sigurado ng sakit sa puso. Kasi sa damdamin, ibig ko sabihin. Kasi yung palang mga bagay na sinabi ni Herlin kanina sa kwento niya na kapag naliligo silang ulan, yung mga pinsan niya, nakikita niya tumatakbo, nag-ahabulan, pero sila hindi nila magawa. Masakit na daw para sa kanya yun. Mm-hmm. Tapos yung pa, yung sa school, kapag papasok sila, pag uwi ng bahay, may mambubuli pa din. Si Jojo naman po ang madalas binubuli. Ako, binira lang po. Anong ginagawa mo, Jojo, kapag ganun? Tatagayin ko. Tatagain. Tatagain mo sila. Tatagain. Tatagain daw ni Jojo, mga kababayan. O kaya sasabihan ko yung mga tao dito, huwag bubulin si Jojo, baka mamaya tagain kayo ni Jojo. Nagagalit si Jojo, syempre, nagagalit.
So masama ang loob. Opo. Alam niyo parang minsan nga po nag-iiyak na po yun sa sobrang galit. Hindi siyempre naawalim po ako. Sabi ko mo lang po ang sinimbi. Sabi ko, kayaan mo na. Sabi ko. Kaling ng ate ano. Pero para sa akin kasi kami kasi yung tao na nilalagay din namin yung sitwasyon namin sa sitwasyon ng kagaya ni na Juju Herlin na parang kung ako siguro yun eh, sobrang sakit talaga. Sobrang sakit na makarinig sa ibang tao ng ganyang mga panglalait na dapat ang aasahan mo eh i-ano ka nila, i-push ka nila, di ba? Pero may mga kaibigan siya sa school? Opo, meron naman po. Yung hindi nang bubuli sa kanya, ano, lagi siyang inaalalaya. Meron naman pong ganun. May mga ganun talagang tao. Opo. Meron, binibigyan pagkain, ganun. At sa school, hindi mawawala talaga yun. Yung mga bait na klase na mga sandalan mo. Opo. Meron din naman talaga mga bully. Meron naman po nang bubuli. Meron din ano. Kasi mga bata nga, eh, ganyan talaga. Pero at least nagkaroon pala ng mga kaibigan si Jojo. Ngayon ba, kinakamusta mo pa sila Jojo? Hindi na. Ano pa rin niya po sa Facebook yung babae? Angela. Ano pangalan? Angela po. Angela. O, tanda pa ni Herlin. Ano ni Jojo? Anong pa-apelyedo niya? Isi-shoutout natin. Anong pang-apelyedo? Alam mo? Sige daw, isipin mo kung alam mo. Pantoha. Pantoha? Mm-hmm. Okay, kay Angela Pantoha, na kaibigan ni Jojo. Ay, salamat sa iyo kasi nung mga time na pumapasok si Jojo ay kayo yung unang mga kaibigan mo yung naging kakampi niya, itatanggol sa kanya, na lalapitan ni Jojo, umaalalay sa kanya, yung mga panahon na gusto niya mag-aral, ay salamat sa inyo. Sana dumating yung time magkita-kita ulit kayo. At taga doon din ba sila sa ano, saan ba yun? Sa Lopez. Sa Lopez? Opo, taga doon po yun. Taga doon din sila, malapit lang sa inyo? Malayo naman po. O kapag umuwi kayo doon sa Pasko, eh i-message mo siya, pasyalan ka. Ano? Para magkita-kita ulit kayo. Mm-hmm. Kasi ang tagal ng panahon din, di ba? Mm-hmm. Ikaw naman, yung mga kaibigan mo. May isa kang kaibigan na nakaka-chat mo, kamusta? Ha? Yung ibinuking ni Jojo na nakaka-kamusta? Okay naman po. Oh, hindi naman kayo nag-away ng girlfriend niya? Hindi naman po. Hindi naman. Basta ano lang, magandang ganyan, maging friendly lang tayo, no? Okay? So, sa ngayon, Ate Jojo at Herlin, nagpunta kami dito kasi nga, si Commander ay, di ba, alam nyo naman na, di ba? Opo. Na hindi siya pwedeng magbiyahe, ganyan. Mm-hmm. Eh, pinabibisita niya din kasi si Nanay Flor dito, sa barangay nyo. Opo. Eh, sabi ko, dun pala yung rota natin, pinapaso yun ni Commander, di, pupunta din ako kay Jojo at Herlin, bibisitahin ko sila. Kumusta po si Ate Alma? Eh, ayun, talagang nasa higaan lang talaga. Mm. Hindi ko siya pinapakilos, hindi ko siya pinapagalaw-galaw. Bawal po. Bawal po kasi. Kaya ako na lang, kami na lang muna ni Rance yung nag-aasikaso sa mga tinutulungan niya. Ay, kasi. Ano daw? Sana walang bait na asawa. Galing na Ate Arlene, naitindi niya lahat ng binibigkas ni Ate Gigi na kahit ako minsan hirap kong maunawaan. Pero siya talagang sa sobrang tagal ba naman nila magkasama, ay talagang naiintindihan na. Saka hindi pa na po siya naliligo. Sana, ano, kapag nagkaroon din kayo ng asawa, eh, ano din, kumbaga, eh, isipin din yung ano nyo, no? Isipin din yung sarili ninyo. Isipin, kayo yung priority din niya, no? Sa alam ko naman, eh, kayo ba, tatanungin ko, bago ako matapos sa vlog natin, kayo ba, tatanungin ko kayo? Kayo ba yung may plano mag-asawa? Ha? Hindi siya, bakit? Bakit naman? Bakit? Natatakot ka? Ikaw, Herlin, tatanungin kita. Ikaw gusto mo mag-asawa? Oh, gusto ni Herlin. Ate Jojoy, halika, akin na yung kamay mo. Akin na. Huwag kang matatakot mag-asawa, ha? Kasi darating at darating yung oras, lalo na pag naging mas okay kayo, darating at darating yung panahon na may manliligaw sa inyo at may manliligaw. Ano? Ang dami kong nakitang taong may kagaya din ninyo pero may asawa naman sila. Ha? Kaya kapag nasa tamang edad ka na at nakakita ka ng lalaki na may maayos din na buhay o masipag,
mabait, mamahalin ka ng tunay. Oh. Huwag ka matakot. Sa bagay, siguro sa ngayon, hindi pa alam yan ni Joy Joy. Kumbaga, pero darating at darating yan ito. Oh, diba? Sino ba gusto mong asawahin? Wala? Nakakatawa nga po yun, Joy Joy. Bakit? Ayaw. Ano sabi ni Joy Joy? Sabi na po eh. Ayaw kong magkasawa, sabi namin, bakit? Sakit lang sa ulo. Hindi, parang naranasan mo naman na mag-asawa, parang nasabi mo masakit sa ulo. Sabi ko naman, hindi naman lahat. Oh, hindi, lahat ng lalaki ay sakit sa ulo. Ano? Kaya nga sabi ko sa iyo, maghanap ka ng yung magiging mabait, yung walang bisyo. Yung hindi mo magiging sakit sa ulo. Yun ang hahanapin mo siyempre. Mm-hmm. Bakit ka kasi kukuha ng lasinggero, sugalero, sabungero, babaero. Lahat na ng raw nandun sa kanya. Bakit kasi ganun yung kukunin mo? Siyempre, yung lahat ng yun, dapat wala sa kanya. Wala man perfectong tao, pero may ganun pa rin na tao. Ano? Opo. Na walang bisyo, hindi nagsusugal. Si Ate Herlin, tama yun. Hindi siya nawawalan ng ano na mag-aasawa pa rin someday, ano? Lalo na kapag lalong naging okay kayo, yung gaganda nyong yan, eh baka magpila dito ang manliligaw ninyo. Si JJ may hawak na itak, tatagay nyo. O, diba? Kaya okay mo wala ng ano, ha? Huwag niyo sabihin niya na ayaw mag-asawa. Mahirap ang walang asawa, Ate Joy. Dapat magkaanak ka man lang. Ano? Magkaanak ka man lang dapat. Okay, yeah. Sige. Sa ngayon, mga kababayan, hanggang dito muna yung vlog namin ni Joy at Herlin. Maraming salamat sa patuloy na nag-aabang ng mga vlog sa kanila at nanonood ng mga video natin sa kanila. Maraming salamat po sa inyo lahat. At... Ha? Oh, yung kanton nyo, baka sunog na. Ano? Yung kanton mo, Ate Joy. Okay, at sana sa lahat pa po nang gustong magbigay ng blessing din sa kanila, open naman po sila para mag-receive ng blessing galing sa inyo. Pwede po kayo mag-message sa ano natin, sa page natin, at makikita nyo naman sa vlog na i-ano natin dito, i-dala natin dito. Noong nakaraan nga pala, yung nabanggit ko sa kanila na gustong pumunta dito na sponsor nila, kaso nga lang nagkasakit na umuwi sa Pilipinas. Tapos, medyo nalayuan sa location natin kasi kami naman na hindi naman kami pwedeng kumbaga mag-spend talaga halos ng isang araw kasi alam niyo naman yung ginagawa namin, talagang araw-araw kaming nasa beneficiary. So, willing sana kami noon na sunduin kahit hanggang Daet Camarines Norte, ganun. Pero na iniisip namin sila, ang layo talaga. Kasi ang aabuti ng biyahe nila halos nasa 10 yata o 11 hours. Wawa din naman sila. No, bakasyon yung pinunta nila dito pero mapagod sila. So, ayun. Hindi na nakapunta dito kanina Jojo Terry. Nakwento ko na sa kanila yun, di ba? Nung naligo tayo. Okay, so yun, maraming salamat. Suportahan ni Marcos TV Channel, Runs TV, Commander ni Marcos, huwag niyong kalimutan suportahan ng team namin. Sana magawa namin ito hanggang sa pagtanda itong gawain na to. Kasi iniisip ko nga paano kapag mahina na kami, paano kaya? Iniisip ko kaya pa ba namin gawin yung ganito? Kaya sinusulit namin yung bawat araw talaga. Kaya hindi namin kaya minsan mag-spend kami nga, kahit personal lalakad na namin, halos iyon na namin ituloy. Kahit sobrang importante kasi nga, sinusulit namin yung mga araw na kaya pa ng katawan namin na malalakas pa kami. Okay, sige. Ate Jojo, Ate Erlin, salamat ha. Kumusta nyo kami kay Ate Alpha ha? Opo. Dadala ko dito ng bigas. Yan, ibilin nyo muna ha? Opo. Okay, sige. O, yung niluluto ni Jojo. Ano nangyari? Baka lugaw na. Nailagay mo na ba doon? Hindi naman. Ano ko? No. Ang lalaki na niyan ah. Okay lang 'yan, at least hindi naman ano na iga. Oh, paano alisin natin tubig? Kanton ba ito? Alisin ko 'yung tubig. Di ba ang kanton naman eh wala naman tubig. Pero mako ng tinidor. Nasaan ang tinidor ninyo? Init. Oh, ito na lang. Ha? Wala yata silang salaan, ito na lang. Alisin ko yung tubig nyo sa labas para makakain kayo. Yung sinigang ni Jojo, kainin nyo ah.
Alisin natin ang sabaw. Ang lalaki na ng kanton. May sabaw ito, wala? Wala po. Ah, okay. Kala ko, natapong ko na pati yung sabaw. Buti may diskarte din itong mga bata at saka si Nijuijuy, si Nihaling. Kahit wala si na Ate Alpha dito. Lagyan nyo na ito ng ano? Lagyan nyo na ng seasoning. Sabi na lang po, kuya. Yan yung itlog. Tigil lang, ayos lang. Lagyan nyo na lang ng seasoning, ha? At baka mapasok pa kayo pag kayo nagtanggal ng tubig. Sige. Yung gasol nyo, nakapatay na? Wala po. Ay! Bakit? Wala na? Wala na din yan? Ah, okay, sige, papalagyan din dapat 'yan. Kasi ang hirap naman ng parikit ng parikit ng apoy. Hassle din kay Ate Alpha 'yun, 'yun naman ang purpose natin, kaya nga natin sila binila ng gasol at kalan para hindi siya hassle sa mga gawain sa bahay kasi ang dami niya inaalagaan. Dalawang po nila yung later, hindi lang hirap po kami sa bahay niyan. Para makapagparikit kanina. Nanghiram pa kayo at dala nila yung later. Baka nakalimutan. Kung sadyang kailangan nila doon. Ah, okay. Sige, sige ha. Oh, sige. Okay, maraming salamat po. God bless po sa lahat.